Oras na para ikaw, oo, ikaw para magnegosyo. At ako na Maring Susan nyo ang magbibigay ng business idea sa inyo. Narito ang ilan sa mga mabentang negosyong ibibida ko ngayong Sabado. Tara, road trip tayo para sa kitang umaarangkada mula sa Big Buy Forum na ito at maging kasing astig tulad ng ilan nating mga kapuso. Na sina Mateo, Ruru, Drew, Kuya Kim at Ivan. Meron po tayong security deposit na 10,000 pesos. Pero pag may passport po kayo na masusurrender, 5,000 na lang po ang deposit. Pag sumobra sa kilometers, may charge tayo na 20 pesos per kilometer. Pagka succeeding hours naman, 150 per hour po. May pambato na tayo sa Chicken Festival ng Korea dahil sa Caloocan. Simpleng piniritong manok lang. Bentang-benta at pinagkakaguluhan. Mga ilang kilong manok yung nabibenta niyo kada araw? 100 plus po siguro. Naka 5 digits. 5 digits ang kita niya kada buwan doon sa kanyang fried chicken. Excuse me po, ang paboritong kutkuti ng bayan. Maning-mani ang kita sa crispy o chewy garlic peanut man. Nakaka-addict siya. Talagang uulit-ulitin mo siyang kainin. Mukhang masarap. Tapos pag tinikman na, ay talaga naman. Ang mga resellers namin, meron sa Rizal, meron sa Makati, meron sa QC, meron Cavite, meron Laguna, at saka meron na rin tayo mga resellers sa US, UK. Lahat na yan sa Pera Paraan! Alam ba ninyo na ang manok ang pinakapopular na karne worldwide? 75 bilyong manok ang kinakatay kada taon para kainin. At ang pinakapopular na luto ng manok, ang tried and tested sa sarap na fried chicken! Annyeong haseyo! Sa bansang South Korea, hit na hit ang fried chicken. Maging mga Korean celebrities, paborito ito. Kaya naman taon-taon na ipinagliliwang nila ang fried chicken and beer festival sa Daegu. Ito ang hometown ng BTS member na sina Suga at V. Mula 2020 hanggang sa kasalukuyan, ang Korean fried chicken ang most loved Korean dish worldwide. Dito sa Caloocan, may fried chicken na kinalolokohan. Ano ba meron daw sa manok mo at gustong-gusto ng mga tao to? Ang sabi po nila, kahit na wala daw breedings, malasa pa rin. Walang breeding, pero malasa. Ano kayang sikreto nito? Husga na yan dito sa meron o sa wala. Pagsasabungin natin ang dalawang magkaibang fried chicken. Manalo kaya ang pambatong manok na may breading o ang walang breading? Magsila ako ng manok. Simula na ng araw ng magmamanok na si Alan. Agad na niyang inihahanda ang mga ititindang manok. Nililinisan muna niya ang mga ito. Yung manok po namin galing planta, bali may supplier na po kami ngayon na talagang bagong katay po na dinideliver sa amin. Saka pakukuluan sa gahiganteng kaldero na templado na ng sikretong pampalasa. Dito raw nangyayari ang tinatawag niyang magic. Pagka pinakulan mo yung manok doon, kumbaga yung lasa sa kaldero na yon, yun yung pumapasok sa manok na ando doon yung sarap niya. Pakukuluan ang manok hanggang lumambot. Kapag lumambot na, hahanguin at palalamigin. Yung balat niya, hindi siya lumulutong pagka hindi na palamig. Pati yung laman, iba yung itsura pag hindi na palamig. Ang mga napalamig ng manok, diretso na sa kumukulong mantika. Walang breading ang manok ni Alan, pero tinitiyak niyang mapapatilakok sa sarap ang kakain nito. Ipiniprito lang daw ang manok kapag may order na. Patunayan na po namin na kahit walang breadings yung chicken, napapasarap po siya. 300 pesos ang isang buong manok. Ang quarter chicken meal may kasama ng dalawang kanin sa halagang 99 pesos lang. Pinaghalong ketchup at toyo raw ang swak na sauce para sa pritong manok ni Alan. Bago maperpekto ni Alan ang sarap ng kanyang manok, naranasan daw ng kanyang pamilyang maging isang kahig isang tuka. Alam po talaga, sir, nagigirap talagang pinagdaanan namin. Talagang, kumbaga talagang, down na down ka talagang, walang-wala. Ang 1,000 pisong natitirang pera ng pamilya, isinugal niya sa pagsimula ng kanyang fried chicken business. Hindi raw siya tumigil sa pag-eksperimento, makuha lang ang tamang recipe ng kanyang pritong manok.
Ang masasabi ko lang sa fried chicken, sobrang, kumbaga para sa amin, yun yung buhay namin ngayon eh. Talagang yun yung bumago ng buhay namin. On the right corner, ang manok na walang breading. On the left corner, ang manok na may breading. Sentensyahan na natin yan para malaman natin kung alin ang mas masarap. Nag-imbita kami ng anim na tirador daw ng manok para husgahan ang kinalolokohang manok ng Kalaokan. Magkaalam na, kainan na! Ma'am talaga, nagmamadali. Nako mga kapuso, lumalamang na ang wala versus meron. Abay, si Motto the Bones pa nga. Mukhang may liyamado na. Meron na wala? Wala. Si Ma'am, meron wala? Wala. Kuya, wala. 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 Siya, uwi na kayo. So, liyamado, wala ka duda-duda. Lamang ang wala. Sa anim na tumikim, anim ang pumili sa manok na walang breading. Kaya panalo ang manok Alan na walang breading dahil siya meron kang libreng manok. Malaman nga natin kung bakit ito ang pinili ng anim na tumikim sa fried chicken ni Alan. Malasa nga. Malasa balat. Hanggang sa kaloob-looban ay malasa siya. Unang kagat, kahit may balat, malasa siya talaga. Second kagat, nga, para na sa kaibuturan ng manok talaga may lasa. Malinamnam. Malambot. Kahit ako, ito pipiliin ko. Oh, ito pipiliin ko yung walang breading dahil malasang malasa siya. Panalo to! Nakilala raw online ang negosyo ni Alan. Kaya naman, 5 kaldero ng manok ang naibibenta niya kada araw. So, mga ilang kilong manok yung nabibenta niya kada araw? 100 kilos po siguro. 100 kilos araw-araw. Masasabi mo ba kung gaano kada buwan ang kita? Mga 5 digits. 5 digits ang kita niya kada buwan doon sa kanyang negosyong fried chicken. So, simpleng pritong manok, huling-huli ang panlasa ng mga suki. Patunay na ang kalidad ng produkto ang unang magpapanalo sa anumang negosyo. Ang produktong ito huwag maniin. Kahit pa nagsimula sa maning-maning puhon ng 1,500, mula sa paglalako ng mani gamit ang sidecar sa Nueva Ecija at kung saan-saan pa, may 3 pwesto na ito ngayon sa iba't ibang mall, sarili commissary, resellers nationwide hanggang ibang bansa. Meet Bryle, ang mastermind sa likod ng produktong one of a kind. Ang kanilang bestseller, chewy garlic na walang pait o aftertaste. Kaya kapag natikman daw, hindi na tatantanan. Challenge time muna tayo. Okay, ito mga kapuso, gamit ang chopsticks. Titingnan natin kung ilan ang maililipat kong mani dito sa kabila. Okay? Pag hindi ko nagawa, kayo naman ang hahamunin ko. Okay, game? 1, 2, 3, go! Buti na lang to eh, peeled mani. 1 minute naman to, di ba? Oh, eh, meron din naman tayong kakayahan na makapaglipat kasi hindi siya dumudulas eh. Dahil mailipat ko kaya itong lahat. Ay, nai-stress lang ako doon sa ano, timer na yan. Wala pa? Tingnan natin kung ilan. Yan, madali i-chopsticks yung malalaki. Pero yung maliliit, mahirap. Oops! 10 seconds! Come on! Come on, di not bad. Ah! Okay, ito na. 18, 19, 20, 21! No, not bad! Naka 21 na nuts ako doon sa 1 minuto para ma-chopstick. Para magawa ang chewy garlic, ang mga hiniwang sariwang bawang, ipiprito ng lubog sa mantika ng 10 minuto. Kapag nahango na, saka lalagyan ng pampalasa. Sunod namang ipiprito ang mani. Hahalu-haluin para pantay-pantay ang pagkakaluto. Bukod sa chewy garlic, meron din silang crazy garlic. Karaniwang crispy garlic yan. Perfect for all garlic lovers.
Pareho na ibebenta ng 50 pesos ang chewy at crispy garlic mani. Bali, hindi ko na rin kasi mabilang kung ilang beses talaga ako bumibili dito. Kasi every time na mag-grocery ako dito, bumibili ako dito. Nakaka-addict siya. Kahit nasabi mo ayaw mo na, talagang uulit-ulitin mo pa rin siyang kainin. Pag kasi nakita mo yung itsura, mukhang masarap. Tapos pag tinikman mo, ay talaga naman, masarap. Na-taste ng mga bata, gustong-gusto nila eh. And then fresh, yung freshness niya, talagang suabe. Ang mga produktong ito, hindi naman daw sadyang inimbento. Mahilig yung pamilya namin sa kutkutin. Aksidente lang siya nagawa ng father ko nung pandemic. Yung chewy garlic na may mani, hindi namin akalain na pwede pala at babagay pala yung chewy garlic dun sa mani. Naisip nilang ipatikim ito sa iba at naglabas ng 1,500 pesos na pampuhunan. Ang binili lang namin noon, mani, bawang, tsaka kung ano yung mga ingredients na ginamit, packaging. Tsaka syempre, ginamitan na rin namin ng sticker. Nung nag-i-start pa lang talaga kami, yung apartment namin talagang studio type lang. Tapos doon lang kami nagluluto, tapos sobrang liit lang ng kusina namin. Dahil aksidente lang ang pagkakagawa sa produkto, nahirapan daw silang ulitin ang lasa nito. Pero dahil nga practice makes it perfect, nahuli ulit nila ang mailap na recipe. Nag-start lang kami sa park, tapos pinapa-free taste pa talaga namin. Kasi talagang naniniwala ako na yung chewy garlic, talagang magugustuhan siya ng mga tao. May times na talagang obligado kami magsarado kasi nga pag malakas yung ulan, talagang hindi kami pwede magstay doon dahil yung mga products namin mababasa. Naapektuhan kami. Nahirapan akong mag-isip kung paano dumiskarte ng kikitain or kakainin. Kaya nagtry ako na mag-alok sa lahat ng mga establishment. Ang lahat ng pagsisikap ni Bryle nagbunga nang may nakapansin sa kanilang produkto. Doon nag-start yun na hanggang sa makaipong kami, hanggang sa magkaroon na kami ng branch sa mga malls na tatlo. May mga staff na kaming pinapasweldo, may mga staff na kaming kasama na sa meron na kaming komisari, meron na kami sa mga stores. Nasa 5 digits kada buwan ang malinis na kita ni Bryle ngayon. Bukod sa nag-i-invest siya pabalik sa kanyang negosyo sa pamamagitan ng patuloy na pag-develop nito, importante rin daw na hindi lang siya ang umaayos ang pamumuhay. Gusto ko lahat ng staff ko well compensate. Lahat na tipirin mo, huwag lang yung mga kasama mo sa trabaho at yung negosyo. Sila yung tutulong sa'yo para mas madagdagan kung ano yung meron ka at para mas mahalin nila kung ano yung ginagawa nila. Mula sa Nueva Ecija, umabot na rin sa iba't ibang lugar ang kanilang produkto. Ang mga resellers namin dito, meron na sa Antipolo, meron sa Rizal, meron sa San Mateo, meron sa Makati, meron sa Commonwealth, meron sa QC, meron Cavite, meron Laguna, at saka meron na rin tayo mga resellers sa US, UK, maabot na rin po tayo international. Ang goal ko lang din naman talaga, makapag-provide na mas maraming trabaho at maipatikim at maipa-experience sa lahat ng mga tao na pwede talaga yung chewy garlic na walang aftertaste na may mani. Ang natutunan ni Bryle, hindi raw dapat minamani ang anumang negosyong gustong pasukin. Pag magninegosyo ka, hindi lang laging ikaw yung masaya. Di ba alin ang ikaw yung hindi maging masaya? Kasi bilang may-ari, kaya mo naman mag-adjust, kaya mo naman mag-adapt kung ano man yung challenges na meron sa negosyo. Sinabi sa akin ng mentor ko, yun yung kuya ko, yung ganitong sign. Hindi pwedeng yung may-ari yung laging masaya. At hindi rin pwede yung customer yung laging masaya. Dapat pantay. Kung masaya yung may-ari, masaya rin yung tao mo. At pag masaya yung tao mo, masaya din yung customer mo. In short, dapat laging balance. Kilalang hari ng kalsada, kaya kahit sa kalumingon, lagi silang nandyan. Yung iba, grabe silang mahalin at alagaan. Mahal ko ang motosiklo ko dahil kahit paano, ito nakakatulong sa akin sa pang-araw-araw sa anak-buhay. Para po may anak ka na una, parang pangalawang anak mo na rin ito siyempre. Everyday ko siyempre, check po natin po, motor wash ma'am. Sa company kasi ito ma'am, siyempre ma'am, iingatan kasi kapag may damage, papayaran ko. Oo nga. Ganyan din daw ang pakiramdam ng 30 years old na si Francis. Hindi lang isa, dalawa o tatlo ang motorsiklo niya, kundi 16 na big bikes.
Yung hilig ko, tumataas siya pang 125cc, nagiging 200cc, pataas ng pataas siya, 250, 400cc, 600, 1000. Yung laki po ng makina, cubic centimeter po. Pero ang mga motorsiklong ito hindi lang for personal use dahil pinagkakakitaan na rin ito ngayon ni Francis. Nagtanong siya kung, bro, pwede mong mahiram yung motor mo kasi ikakasal ako eh. Pang photo tsaka video shoot lang namin. Sabi ko, sige bro, kunin mo lang. Ang sabi niya, ay hindi bro, magbibigay ako. May partners to si Francis dalang motor sa kanyang shop kung saan siya ang nagsisilbing middleman. Pinangarap raw noon ni Francis na magkaroon ng magandang motor. Pero dahil sa estado ng kanilang buhay, hindi ito maibigay ng kanyang mga magulang. Hanggang sa tumuntong siya sa kolehiyo at naging working student. Dito na niya tinupad ang matagal na niyang inaasam. Hindi siya ganun ang ganda. Talagang first bike ko. Para lang may travel ako sa bahay, papuntang school, tsaka sa work ko noon. Para makaipon at makabili ng mas magandang motor, sinubukang mang ibang bansa ni Francis bilang bartender sa Amerika. At sa pag-uwi ni Francis sa Pilipinas, sinimulan niya ang kanyang big bike rental business. Galing sa inipong pera abroad ang 120,000 pesos na ipinambili ni Francis sa kanyang unang big bike. Nagtitinda rin siya ng motor parts, accessories at motorcycle apparels. Pinasok din niya ang pag-buy and sell ng big bikes. Aminado si Francis na hindi mawawala ang mga kakumpetensya sa negosyo, pero iba ang turing niya rito. Inisip ko yun as a positive dahil nga marami nang nag-a-arise ng mga big bike rental ngayon. So pagkakulang ako ng units, tinatawagan ko sila. Pagkulang naman sila ng units, tinatawagan nila ako. Parang ano lang, give and take lang kami ngayon. At ngayon, humaharurot na ang kanyang kita mula 20 hanggang 50,000 pesos kada buwan. Dumarating kasi yung point na medyo short tayo. Hindi sapat yung kinikita natin as a employee. So, talagang kailangan natin minsan na magnegosyo eh. So, mag-try tayo ng mga ibang way ng pagkakakitaan. 1,999 pesos ang promo rate sa bawat big bag na ginagamit sa photoshoot sa loob ng 24 oras. Pwede sa kasal, debut o iba pang okasyon. Pero kung gagamitin sa short ride, nasa 2,500 pesos ang renta habang 3,500 pesos naman kung para sa long ride. So sa una pa lang, tatanungin na natin destination, then makikita naman natin sa GPS. Pag sumobra sa kilometers yon, may charge tayo na 20 pesos per kilometer. Pagka succeeding hours naman, 150 per hour po. Karamihan sa nag-aarkila ng big bike si Francis ay mga aspiring big bike owner. Meron namang under maintenance ang motor, may date, group rides at para gamitin sa vlogging. Madalas din itong rentahan para sa mga riding course. Sa negosyong big bike rental, importante raw na maayos ang proseso. Pag nag-message sila sa Facebook page, tatanungin po namin yung which bike do you prefer, destination and how many days. Dito malalaman ng team ni Francis kung ito ba ay short ride o long ride. Then after noon, pagka okay po siya, we will require minimum 1,000 pesos reservation fee para ma-book natin yung schedule at yung slot ng bike. Kabilang sa requirements ng aarkila ng big bike ang tatlong government IDs, kasalukuyang bill ng tubig at kuryente. Bukod sa driver's license, mas maigi rin kung passport, UMID, national ID o voter's ID ang ipapasa. Meron po tayong security deposit na 10,000 pesos. Pero pag may passport po kayo na masusurrender, 5,000 na lang po ang deposit. Kailangan isend ang link ng social media accounts para sa background check. Sa turnover ng motor, dapat isubmit ulit ang requirements para ma-check kung lihiti mo ang mga dokumento. Ibibigay ng unit renter ang remaining balance bago pumirma ng kontrata. I-orient natin sila sa motorcycle kung anong year model, anong model ito, ilang cc, yung mga features ng motorcycle na to. May pinaka-importanteng requirements daw si Francis bago i-turn over ang motor. Dapat marunong silang mag-handle ng big bike, physically fit sila. Sa physically fit kasi hindi naman sinasabi sa weight or sa physical feature niya. Ang physically fit kasi yung kaya mo talaga mag-handle kasi mabibigat ang big bike. Kailangan ano tayo, law-abiding citizen tayo, sumunod tayo sa speed limit. Nag-search ako kung meron bang ganitong rental kasi sa cars, uso-uso yung cars kasi wala pa tayong budget for big bike para matry natin yung feeling na nag-drive ng big bike. So yung pag-ride kasi ng big bike is parang nagiging parang brusko ka mag-drive.
Pangarap niyo rin bang magkaroon ng sariling big bike katulad ng mga Kapuso artist at host natin na sina Mateo, Ruru, Drew, Kuya Kim at Ivan? Riding the bike unang-una gives you a sense of freedom. Yung focus mo ay nandun lang sa kalsada, parang nawawala yung stress eh. Yung coolness factor nandyan. Pero yung isang feeling ko mas mahalaga, I think it's a life skill. Nakakatulong ko sa environment dahil maliit ang carbon footprint ng motor kumpara sa kotse. Yung sense of risk na rin, makes you feel alive. Ngayong araw, sasamahan tayo ng motovlogger na si Marbs TV na may 1.3 million followers na sa Facebook. Bakit ka nahilig sa pag-motor? Ang pag-motor po eh, para sa aming mga enthusiast talaga, yung pag-motor eh, hindi lang pang-service. Ito ay parang bukod sa hobby, ito na yung pinakatakbuhan naming mga rider pag nalulungkot kami sa mundo. Talaga? Nakakausap niyo ba yan? Hindi naman po, pero pag nagmomotor po kami, parang nawawala lahat ng problema sa mundo. Parang yun yung nararamdaman namin. So, paano ka umabot sa pagmomotor? Sa motovlogging po, ako po kasi ay isang mahiyaing tao, sa totoo lang. Mahiyaing po. Ayun po, pag nagmomotor vlog ako, yung vlogging po sa motovlogging kasi, hindi nakikita yung mukha mo. Okay. So, parang ang feeling ko, ang kausap ko lang noon, sarili ko, nasa loob lang ako ng helmet. Thank you po. Nakatulong yun. Nakatulong po yung pagmomotor vlogging mo para ma-overcome mo yung pagiging mahiyain. So, paano yung ginagawa mong pag-aalaga? Ang pag-aalaga po namin sa motor, kami po ay parang ginagawa po namin baby. So parang iba, nakikita ko, yung iba po kasi talaga. Gamit lang ng gamit. Gamit, iba talaga. Okay, baby, thank you. Anak ko, layo na natin thank you kasi ingatan mo ako. Ganun po, apo. Ganyan talaga na parang kinakausap nila. Gaano kaya kaangas ang aming photoshoot gamit ang big bike ni Francis? Hi guys, welcome to Bukod sa social media, motovlogging ang nakatulong kay Francis para lumago ang negosyo. Sumali rin siya sa ilang motorcycle riding community kung saan siya nakakakuha rin ng mga kliyente. Isang form ng para gumanda yung negosyo mo, yung parang relation mo sa customer mo. Na kailangan magtiwala siya sa akin, magtiwala ako sa kanya. Present din si Francis sa iba't ibang moto shows at events. Sa ngayon, pinapaikot lang ni Francis ang kita sa kanyang mga negosyo. Pero ang pinakamahalaga raw sa kanya ay ang makatulong sa iba katulad ng pagtulong niya sa mga bata. Dapat daw araling maigi ang pagpapatakbo ng ganitong klase ng negosyo. Paano ba yung rerentahan? Magkano ba? Ilang oras ba? Distance niya? Requirements niya? Yung una, marami tayong lapses, marami tayong failure. Pero tinuring natin yun na lesson learned from mistake. You know? Dati kasi hindi ako nagbibilang masyado ng kilometer. Kaso, nagiging impact naman yun sa maintenance ng motor. Importante rin daw ang sipag, talino at tiyaga. So, wala namang instant success. So, lahat ito pinaghihirapan natin. Tsaka sa negosyo, gawin mo yung gusto mo. Yung passion mo. Kasi pag passion mo to, through thick or thin, ilalaban mo yan. Hindi pwedeng laging joyride ang ganap sa buhay. Pagdating sa pagnenegosyo, kailangan ng lakas ng loob at tamang diskarte para tuloy-tuloy ang takbo ng kita. Ang paboritong kutkuti ng pamilya ni Bryle ang naging inspirasyon niya sa kanyang negosyo. Nagsimula sa paglalako sa kalsada, ngayon nabebenta na sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Pangarap na natupad at ngayon pinagkakakitaan. Iyan ang hit na hit na rent-a-bike business ni Francis na unti-unting naging success. Nilaga tapos pinirito. Ganun lang kasimple ang luto ng manok ni Alan. Pero ito ay pinipilahan at binabalik-balikan. Kaya naman ang kita, hindi rin mapigilan. Kaya bago man ang halian, mga business ideas muna ang aming pantakam. Laging tandaan, pero lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, 11:15 ng umagang tayo, mga kapuso. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan.